yan. Hindi ko expect na ganito yung... 100. Ano nga bang pinagawa sa atin ni Bossing? Bakit ganun na lang kataas yung rate niya? Tara mga ka-dips, samahan nyo kami sa project na to. Medyo hapon na nga dumating si Bossing dahil galing pa siyang Camarines Sur at talagang dinayo pa tayo ni Bossing. Kaya ito agad-agad nang kinalas ni Boss Jess yung unit ni Bossing at pati yung mags. Si Boss Rodel naman ang magkakalas dahil ipa-powder coat natin yan. At ito na nga, magkakalas, bang! Naka-strip at naka-chemical treatment na nga. Kaya rekta tayo agad sa ating pag-a-apply ng powder coat. Pero bago yan, ito na nga pala yung kaha ni Bossing na nakalas na ni Boss Jess. Dahil malayo si Bossing, binanata na kagad nila yan. Dahil within the day itong project natin. At willing daw hintayin ni Bossing yun kahit gaano katagal. At eto nga, ina-apply na natin yung powder coat sa mugs ni Bossing. Then salang agad. Pagkasalang, check natin kagad yung quality. Pagkatapos maluto, eto na yung final output kagad ng mugs ni Bossing. Dahil nga mabilisan lang. Pearl white nga pala itong kulay ng mugs ni Bossing. Then candy red naman yung kanyang kaha. At after ma-primer ng kaha ni Bossing, syempre kailangan natin liyayin yan mano-mano. Kahit within the day, syempre standard procedure pa rin tayo. Eto nga't ina-apply na natin yung ating ground coat na rose gold. After natin ma-meet yung flash off, syempre i-apply na natin yung candy red natin. Two coats ng candy red ang ilalagay natin dito, pero first coat lang yung ipapakita ko para mas mabilis nang matapos. Pagkatapos natin i-apply yung candy red, eto na sila lahat mga kadip. Hihintayin lang natin yung flash off natin para i-apply naman natin yung fast dry nating clear. Syempre Nippon Paints yan at 9800 yung code niyan mga kadip. 30 minutes tuyo agad yan. Hindi ko to inaalis sa listahan ko pag nag-within the day ako kasi bukod sa napakabilis niya matuyo, sobrang kintag niya talaga. At eto nga, tapos na yung project natin at nakatulog na nga si Bossing sa paghihintay niya. Kaya yan yung aalamin natin kung natuwa ba siya sa project na nagawa natin. Tara, interviewin na natin siya para may flex na natin tong unit na to. Ay wait, bago yan. Food trip muna tayo ng mga batang Paulworks dahil inumaga na tayo. Syempre kasama natin si Bossing bago siya bumalik ng Kamsur para dire-diretso na daw yung kanyang biyahe at si Boss Jess gutom na nga. So ayan guys, ito na yung unit ni sir. Time check. 3:21 a.m. Mutik. Sir, hindi. Si Boss, oh. Ano ang pangalan ni sir? Si Jerome Goleta. Si Boss Jerome ay taga saan? From Balatan, Camarines Sur. Yun, taga Camarines Sur. Talagang inintay ni Bossing itong unit niya. Nakatulog na ako dyan. Nakatulog. Okay naman, Boss. Yung kulay at saka yung palalabasan ng kintab niya. Patay pala talaga yung stock niya. Oo. Patay yung kulay niya. Maroon red yun sir. Ito talaga boy ni boy yan. Tapos ito pinagawa sa atin, pinapowder coat sa atin yan na pearl white. So yung stock niyan makikita agad dito. So Sir Jerome, ingat ka sa biyahe mo at pwede ba humingi ng 1 to 10 na rate? 100. Maraming salamat. Baka may gusto mong shoutout. Dahil maaga. Shoutout dun sa nakagasgas ng nakagasgas ng motor ko. Dahil sa'yo. Napuntaraan ako. Dahil sa pagkagasgas niya. Tsaka, narekta, pogi na tuloy yung motor ni Bossing. Bossing, pasensya na. Inumaga na tayo. Hindi na within the day to. Oo, na magana eh. Pero worth it naman yung hintay, sir. Late na din ako, sir. Dumating ako. Hapon na. So, pero importante na tapos. Boss, maraming salamat, boss. Yes. Salamat dyan. Salamat. At ayun guys, tapos na nga yung project natin. Narinig nyo naman kay Bossing. Masaya naman siya sa kinalabasan ng project natin na to. Salamat din kay Boss Jerome sa paghihintay. At syempre sa pagdayo dahil napakalayo pa ng pinanggalingan ni Bossing. Kaya sa mga kadip natin na nalalayuan sa Paulworks Hydrographics, ma-challenge na lang kayo kay Sir Jerome kung saan pa siya galing. Nakakahiya naman sa mga taga NCR lang na nagsasabing napakalayo daw ng shop natin. Last year nga, taga Davao yung dumayo pa sa atin eh. At nga pala, naka-schedule nga pala to si Bossing at matagal na siyang nakapag-down bago pa lang siya pumunta sa atin. Kaya kung nag-iisip ka kadip, na kaya naman pala namin gumawa ng isang araw. Yes, kaya, pero dapat naka-schedule. So paano? Hanggang dito na lang yung video natin na to. To God be the glory.